Honestly, filmmaking is medyo expensive. And to encourage you guys, mag-share ako ng high quality and useful but not so expensive gear na worth to invest. Hindi to in-depth review or digging in sa specs but more of the functions and things I like bakit ko siya mare-recommend sa inyo. Alright? Number 1. Rode Video Micro. This is a compact shotgun mic. Out of the box, it comes with the mic, cable, shock mount, and a dead cat to eliminate the wind noise. This is a very good investment. Some reasons bakit ko ito binili. First, it does the job. Very good audio quality. You can judge sa kung ano naririnig nyo ngayon. Currently using it, bumili lang ako ng extension cable para sa talking part na to. And I can stress out kung gaano kahalaga yung audio. This is how it sounds pag straight out of camera at pagpatuloy ko na ganito yung audio. Baka mabattery pay sa akin kaya babalik ko na lang. Second, it's very compact. Look how small this is. Hindi siya space consuming sa bag at hindi siya masyadong intimidating tignan, especially kung gagamitin mo for vlogging or in public. Third, good build quality. Yung body niya is made of all metal. Feel mo talaga magtatagal siya, lalo na kung barubal ka sa gamit. May joke lang. And lastly, it doesn't need a battery. Just plug and play, which I think this is the best selling point of this product. You know, bago ako mag-shoot, napakadaming gear na kailangan ko i-charge. But this, it doesn't need one. Lalo na kung run and gun situation, it's very reliable. Next item, Manfrotto Pixie Evo 2 Mini Tripod. Yep, a mini tripod for stand, stability, and extension if you want to. Things I like about this product, 1. Heavy payload. I'm using a mirrorless camera and switching from time to time ng mga heavy lenses at kayang-kaya na i-handle yon. This is very sturdy at alam mong safe yung imamount mo sa kanya. 2. Light and compact. Good for traveling, vlogging, meron siya nice grip. You can extend if you want to. It has multiple settings that you can play with. You can get those low angle shots. Pwede mong stand sa tabletop. And when looking for the right angle, this is also good dahil sa ball head dito that can rotate 360 degrees. Of course, meron din siyang limitations dahil mini tripod lang siya and you need a much bigger tripod kung may kakailanganin kayo na mas mataas na shots. Overall, this is a worth investing piece of equipment. And last but not the least, the Aputure AL-M9. This is a pocket size portable LED light. Out of the box, it comes with a pouch, charging cable, hot shoe mount, gel filters, and of course, the Aputure AL-M9. Few reasons bakit gustong-gusto ko tong item na to. 1. This is small but terrible light. Sobrang liit niya pero yung ilaw na napoproduce nito is crazy bright. You can adjust the brightness dito sa side button. This is the lowest setting of brightness up to the highest setting. Crazy bright, yo. Also, it has a rechargeable built-in battery so hindi mo siya kailangan isaksak sa outlet to power this on. And if ever malobat ka, pwede mo siyang i-charge sa power bank. Sobrang daming usage siyang LED light na to, depende na lang sa creativity mo kung saan mo siya gagamitin at lagi ko itong dala lalo pag may shoot ako. For instance, dito sa cinematic vlog na to, since walang light source dito sa loob ng tent, clutch na may dala akong ganito. And isa sa pinaka-importanting element sa paggawa ng video is how you play with the lights. May other options din na mas mura pero ito yung mas gusto ko at mare-recommend ko na tingin kong hindi ka magkakaproblema. Hindi lang naman yung affordability yung kinukonsider natin when buying something but also the quality na ibibigay sa atin ng item na bibilihin mo. These are all personal recommendations at mga bagay na ginagamit ko talaga. That's it! Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Consider liking and subscribing. Comment down below kung may tanong kayo or whatnot. Stay creative, spread peace, love, and positivity, you know what I'm saying? Brrrr!